Yun! Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong apat. Apat na, no? Lima na. O, limang minuto. Makaraan ang alas 10 na ang morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending, viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Halos 20 milyong estudyante balik eskwela na ngayong araw na ito. Puspusang paglilinis ng mga paaralan, nagsilbing evacuation centers ng mga binagyo, tiniyak ng isang parents teachers group. Ronda Pilipinas. Co-warrant to petition isinampana laban kay suspended Bamban na Tarlac Mayor Guo. Ronda Pilipinas. Bloodless campaign kontra droga ng Marcos administration pinalagan. Senator Bato minaliit ang pagiging suspect ng ICC. Ronda Pilipinas. Balita sa Ibayong Dagat, 19 na katao patay po ito sa paglubog ng bangka dyan po sa may Ethiopia. Ronda Pilipinas. Balitang pabalakasan, Carlos Yulo pasok na sa final round ng tatlong gymnastics sa categories at ilang bagong team naman ng Muse para sa paparating na NBL season ipinakilala na. Ronda Pilipinas. Sa balitang showbiz naman, Heart Evangelista nanawagan sa mga pet owners para sa mga fur babies na naapektuhan ng bagyong Karina. Ronda Pilipinas. At mamaya naman sa NBI, naku, bawal ito. Hindi hinati ng employer ang service charge sa mga empleyado. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At madalas na pang-cheat, ha? Pangangaliwa. Senyalas nga ba o senyales nga ba ng sakit sa pag-iisip? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Alam nyo ba na may kumakalat sa social media ngayon na hindi na daw pwedeng kainin ng mga isda sa Manila Bay? Sandali ah, relax muna kayo. Kakausapin muna natin ng BFAR maya-maya ng konti ah. Baka kayo eh, ano-ano na nasa isip ninyo, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Dapat ho, meron tayong binabasihan. Ha? Kailangan may binabasihan tayo kung saan yung mga ginagawa nating desisyon, lalo na yung mga salisalita ng mga ganyan, yung mga chismis-chismis ng mga ganyan. Mamaya, we will try... Social. We will try to contact the people from BFAR, huh? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and we will ask them if it's true or not. Kung hindi na talaga pwedeng mangisda dyan, lalong-lalo na sa Manila Bay dahil dun sa oil spill. Dalawang tanker yung lumubog dun, ha? Sa bataan na yun, ha? Oo, mamaya ng konti. Makakausap natin ng BFAR. Itatry natin, ha? Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na live na tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. At live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo kanila mga TV, Aliyo Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagamagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr.
Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, na Iha, ibaba mo ng konti, hindi ko makita yung umpisa eh. Baba mo ng kaunti. Ayan. Baba mo ng kaunti, hindi ko makita. Ayan, umarangkada na po ang school year 2024-2025 sa kabila ng delubyong idinulot ng Bagyong Karina at Habagat. Kasama ang kanilang mga magulang o guardian, umabot sa 19.2 million students ang nagbalik eskwela na sa pampublikong at pribadong paaralan. Batay ito sa enrollment data ng Department of Education hanggang kaninang alas 9 ng umaga. Karamihan sa mga enrollees ay sa Calabar Zone na abot sa 2.8 million. Sinundan ng Central Luzon, 2.1 million at National Capital Region, 2 million. Pinakakakaunti naman ang nag-enroll sa may Cordillera Administrative Region na nasa 242,000 lamang. Ronda Pilipinas! Nang sampanan ang co-warrant to petition ng Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, inihain ng OSG ang co-warranto sa Manila Regional Trial Court ang nasabing petisyon na isang special civil action na laban sa isang opisyal ng pamahalaan na lumabag sa batas. Una nang sinabi ni Solicitor General Bernardo Guevara na ngayong buwan nila binabalak isang paang kaukulang petisyon. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Mga dapat tutukan ng investigasyon ng Senado ukol sa malawakang pagbaha, tinukoy na ni Senate President Chis Escudero. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Selly Ortega, Bueno at Selly, go! Epektibong solusyon sa malawakang pagbaha ang dapat na maging sentro ng investigasyon bukas ng Senate Committee on Public Works. Itiniyag ni Senate President Chis Escudero. Ay, Escudero, mahalagang matukoy ano ang epektibong paraan para maiwasan at huwag nang maulit ang nangyari na paglubog sa baha ng Metro Manila, mga karatig lalawigan at iba pang bahagi ng bansa dahil sa habagat at bagyong Karina. Una rito, sinabi ni Escudero na dapat nang wakasan ng DPWH at MMDA ang matagal ng problema ng pagbaha sa Metro Manila. Isaan niya ang masakit na katotohanan na mahirap tanggapin ang paulit-ulit na pagbaha, lalo na't napakahalaga ng Metro Manila sa ekonomiya at ito pa ang sentro ng pamahalaan. Kailangan niya makipagtulungan ang DPWH at MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa pag-inspeksyon ng mga binahang lugar para makapagrekomenda ng mga medium at long-term na solusyon upang maiwasan at mapigilan ang pagbaha. Samantala, pinagpapatuloy ngayon ng Committee on Women ang imbisigasyon sa mga niraid na pogo sa Banbantalak at Porac, Pampanga. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. At syempre kanina, pag-alis ko sa bahay kanina, umuulan. Ha? Umuulan. Umuulan na naman. Umuulan ho. Eh tapos mamaya ng konti na wala. Tapos sumilip si ano, si Haring Araw ng kaunti. Tapos na wala na naman. Tapos ngayon makulimlim na naman. Parang uulan na naman. Ay, diretso na natin. Ano ba talaga ang ating magiging weather for today? Pinakahuli, pinakalatest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na po natin ang pinakalatest na weather report manggagaling sa isang taong madalas tayong madalas sinisira ang mga plano natin, lalo na mga Uy, magmamakati ako mamaya, ha? Sige. Alamin natin ang latest sa panahon mula kay Daryl Justin. Daryl, anong weather for today? Go! Pilipinas, alamin na natin ang latest sa Makati. Ay, sa Makati to. Buong Pilipinas muna. May binabantayan pa rin tayong low pressure area. Nasa loob to ng Philippine Air Responsibility. Kanina sa 5 a.m. bulletin ng PAGASA, ito ay nasa layong 220 kilometers northeast of Apari, Cagayan. Take note, nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa monitoring ng PAGASA, mababa ang tsansa na ang nasabing LPA ay magiging ganap na bagyo dahil sa unfavorable conditions. Baka naman tatanungin niyo ako, Daryl, ano ba yung mga unfavorable conditions? Una na dyan, dito sa karagatan niya, medyo mababa ang level ng tubig kaya hindi siya makahila ng tubig para maging isang ganap na bagyo.
Kaya ang sirkulasyon niya ay mahina, although meron pa rin tayong southwest monsoon na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Nandito, yung mga kaulapan dito sa western sections ng Luzon, eh yan ang kasalukuyang umihila sa habagat. Tumutulong, sa habagat. Mm-hmm. Tutulungan niya sana si LPA. Ang problema, mahina ang sirkulasyon nitong nasabing LPA na binabantayan niya yun, kaya hindi mataas ang tsansa na ang nasabing LPA mabuo bilang isang bagyo. Titingnan mo maigi, satellite imagery, maliit lang yung kaulapan na meron siya. Halos hindi mo nga matansya kung gaano kalakas ang daladala niyang hangin. So, good news yun kahit papano para sa atin, lalo na sa mga magmamakati, mamaya, mga lalabas sa kanilang tahanan. Although may mga pag-ulan tayong naranasan over the weekend at may pagkulimlim, isa lang ang ibig sabihin nito. Umiiral nga po yung sinasabi nga natin na southwest monsoon o hanging habagat na nandito sa western sections ng Luzon, kasama ng Mimaropa at ilang bahagi ng South Luzon at Visayas, patuloy makakapekto ang sinasabing hanging habagat. Magdadala po ito ng makulimlim na panahon, minsan may mga pag-ulan, pagbugso ng hangin at pagkulog, pagkidlat. May report ba na may report ba na isang bagyo hindi pumasok sa Pilipinas kasi masama ang panahon sa Pilipinas? Parang wala pang nangyayaring ganun. Ang alam ko lang, may nagbalita one time, may namumuo daw sa manang loob. Pinagpa sa akin sa Facebook. Buti na lang hindi ako yun. Dahil good vibes tayo. Akala ko nga ikaw yun eh. hindi ako yun ha. Hindi ako. Maingat tayo. Samantala, sumikat ang araw. Kahit na umaambon, umuulan dito kanina. Kung saan naman kayo, sumikat ang araw kanina 5:39 ng umaga. Asahan natin lulubog ito mamayang alas 6. 26 ng gabi. Samantala, malamang nababalitaan nyo ito na may dalawang oil spill na naganap. Ito yung nauna dito sa Manila Bay. Ang latest dito, sinuspend din ng Philippine Coast Guard ang pagkuha ng langis mula sa lumubog na tanker sa Manila Bay dahil daw sa takot nila na lumawak ang pinsalan nito matapos umabot ang tumagas na langis sa Pampang. Aba, ayon sa PCG spokesman Rear Admiral Armando Balillo, ipinagpaliban daw muna nila yung pagsipsip sa mahigit 1,000,000 litro ng karagdagang langis ng barko upang matapalan daw yung siyam na tubo na may butas. Napakadelikado. Samantala, wow, kinumpirma din ng PCG na may isa pang barko na kargaang diesel, lumubog naman ito sa Mariveles, Bataan. Nasabi din nila na sinisimulan na nila yung operasyon sa MKTR Jason Bradley upang matuko yung current situation ng bagyo. Mamaya, pero hindi yata, leak yung Jason Bradley. At least, para walang oil spill na ano. Pero ito, naku, napakalayo na. Saan niya ba ito inabot na sa Pampang at natatakot na rin yung PCG na magpatuloy muna dahil nga hindi nila alam yung current situation kung ilan yung butas. Siyam pa lang yung nakikita nila, ha? Siyam na butas yung nakikita nila. Ibig sabihin, pwede madagdagan. Pwede pa madagdagan ito kasi hinahanap pa nila kung may karagdagang pang butas. Siyempre, dito sa DWIZ Aliw Channel 23, magbibigay pa tayo ng update. Samantala, may class suspension din tayo. Sa mga pinakamamahal nating lungsod ng Pasig, nagsuspende ang Pasig City LGU ng klase sa lahat ng TAS. Dapat simula ng klase ngayon, 29. Mm. Pero sabi ni Pasig City at sabi ng Schools Division ng Pasig City, minarapat na suspendin muna ang klase sa lahat ng antas, pampribado at pampublikong paaralan sa Pasig City para mapagtuunan yung clearing operations, lalo na yung mga ginamit bilang evacuation centers. At least good news, Dennis, na humupa na yung baha sa malaking bahagi dito sa ating sa Metro Manila, lalo na dito sa Pasig. O siya, ang tabayanan ng susunod kong weather report mamaya sa Balitang Bayan, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. At yan ang aking weather report, whether you like it or not, ingat sa mga pupunta sa Makati. Ako po si Tarin Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinakalatest, pinakanapapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Baha, baha, baha. Ano pa ba mga pag-uusapan ngayon? Baha, baha. Lalong-lalo na ang Metro Manila. Grabe po. Ha? Grabe ang naging baha. Meron hong mga mayor na masama ang loob ngayon na hindi daw kumpleto ang kanilang detalye kaya binaha daw sila. Oo. So nananawagan sila. Naku, eh talagang yung structure, yung pagkakagawa na ng Metro Manila ang problema siguro, no? O kahit ba magkaroon ng mga flood mitigation projects, ano ba talaga ang dapat gawin? Ito, nasa linya po natin ang isa sa mga pinakasikat na arkitekto sa buong mundo. Ha? Isa po isang arkitekto at isang urban planner. Okay, nasa linya po natin ngayon si Architect Filipino June Palafox. Architect, magandang araw sa iyo, bossing. Yeah, magandang araw po. Thanks for inviting me. Last week pa yata.
Yung mga apat na presidente, sinulatan ko na. Opo. 145 recommendations to address hazards before they become disasters. Ang haba ng recommendation ko sa flooding. Mm. Kasi mid-70s pa, may mga recommendation na specifications to address floods and Opo. Other disasters. Opo. 1974, 75, I was 24 years old. Mm. Ngayon, 74 years old na. 50 years ago. Oh, 50 Tapos years na, ago. Oh. Natulungan ko na 40 countries, mas nakikinig yung iba. Mm-hmm. Anyway, mm-hmm. nung nagkaundoy, nakausap ko si President Gloria. Opo. She approved most of our recommendation. Like one, hindi pa ginagawa yung dredging of Laguna Lake, mm-hmm. yung Parañaque Spillway, mm-hmm. ano pa yan? Mm-hmm. Kasi nangyari yan, sabi ko ano, quotable quote sa akin, Laguna Lake is like a toilet walang flush kasi hindi ginawa yung Parañaque Spillway. Oh, okay. Ginawa yung Mangaan floodway to protect more flood waters flowing to Metro Manila, mm-hmm. the neighbor sa Laguna Lake. And mm-hmm. I think there are 22 rivers. So there are parang 23, parang bathtub without a drain, mm-hmm. 23 faucets. No. 22 rivers and ano. Isa pa, I was expecting worse flooding after kasi hindi sunod ang mga rekomendasyon. Opo. So, may kontrata na with the Belgian contractors Opo. To dredge Laguna Lake. Ah, Architect, yung sinasabi niyo po ba, are you expecting more? Kasi itong bagyo na naranasan natin, hindi ito last. Hindi ginawa mga recommendations nung mid-70s. Tapos re-recommend ako nung during Ondoy. Opo. Ipinatawag sa Malacanang President Gloria. In-approve niya all our recommendations in a further study. Tapos may kontrata with the Belgian contractors to dredge Laguna Lake. In fact, consultant ako nila. Opo. And unfortunately, hindi sinunod, kinansel ng succeeding administration. Mm. Then Duterte administration, according to Secretary Dominguez, Finance under Duterte, nagbayad daw tayo ng almost 1 billion peso penalty sa hindi in-honor yung legitimate contract. Ah, yung kontrata. Oo, natatandaan ko po yan. Oo, so, meantime, walang dredging. Mm. And then, ang dami kong recommendation nun. Like dredge all rivers. Mm. Salamat sa San Miguel, drainage sila ng yung Pasig River, mm-hmm. they spend 2 billion pesos. Mm-hmm. Tuyahan River, 1 billion pesos. Mm-hmm. Ang haba kong ano ko nun. Every time may disaster, naglalagay ako ng rekomendasyon. Opo, opo. Including Architect, ito po ba, hindi ko po alam kung medyo aware po kayo, dito po sa flood mitigation project po, lalong-lalo na po ng MMDA, yan po ay joint project ng MMDA at ng DPWH. Are you aware of the project or the design man lang? Nakita niyo po ba? I'm not up to date. In fact, nag-propose kami ng Metro Plan for MMDA. Mm-hmm. Sumali kami sa bidding. Opo. Natalo kami ng mas mahal na consultant. Opo. Pero I think failed bidding, inuulit nila ulit yung bidding ng Metroplan Manila. Obviously, I was team leader, senior Opo. Planner Opo. For the World Bank funded Metroplan in 1976. Opo. Sabi ng team namin noon, with the do nothing scenario, we'll have catastrophic traffic, flooding, not prepared for disasters, pollution, lack of decent housing. Sinabi namin yan, our team, 1976. Mm-hmm. After that, yung mga recommend, doon ako kinuha ng Dubai para nabasa nila mga reports na World Bank, Metropolitan Manila, mm-hmm. UNDP funded Manila Bay Region, mm-hmm. National Framework Plan, and so mm-hmm. on. Mm-hmm. Kaya dahil sa, I had full scholarship to the University of the Philippines, but I had to work for government project at least 2 years. And salamat naman, I think the best public works secretary we ever had was David Consumhi. Yes. Okay, and, Architect, ganito po, wala na ako masyadong oras. So wala na, hindi na umi-epektong mga dredging na nangyayari. Ano ho ang palagay po ninyo ang mabilisang Stop situation, no? Opo. Ang tinutulungan ko naman, kasi yung Philippine Development Plan, Opo. I was hired by ADB to help the government. Opo. Hanggang 2028 lang. Ang Palafox, parang patriotic architecture na, we're doing a vision plan for Philippines 2050, a first world country, a first world economy. And I think we should elect better leaders. Mm. So, kasi ano, kung ang gobyerno parang corporation Mm-mm. o company,
tayo mga taxpayers, investor tayo. Mm-hmm. Pag investor ka, you should have a return on investment. Mm-hmm. Return on investment, na good infrastructure and good services. Mm-hmm. Ganun ang Dubai, opo, parang corporation. Opo. Meron nung sinasabi ang MMDA architect na dahil daw po sa basura. Ano pong comment nyo doon? Isang reason yan, maraming reason, hindi in-implement yung mga infrastruktura. Mm-hmm. Yung Paranaque is really funded by USAID yan, 1974 pa. Mm-hmm. And dung, kasi after we have a democratic space, 1986, mm-hmm, kinansel lahat yung projects of previous administration. Mm-hmm. Tapos kay President Gloria, nakinig sa akin, kinansel naman na succeeding administration. Mm-hmm. Oh, at saka challenge ng Metro Manila, kagaya ng Davao, one political will. Eh. Mm-hmm. Metro Manila, 17 political wills. Kaya mahirap talaga address ang Metro Manila. Oh, okay, okay. Architect, maraming salamat po sa oras nyo palagi na available po for DWIC. Thank you for, with this interview, I think you will be saving more human lives. Yes. Thank you po. Thank you very much. Architect po, at urban planner si Architect Philip Felino June Palafox. The Junior, yun, nakalimutan ko yung Junior. Architect Felino June Palafox Junior. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw, PNP, naka-alerto pa rin. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Nananatiling nakataas ang alerto ng pambansang pulisya ngayong araw para masiguro ang seguridad ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela. Sa kabila ito ng deklarasyon ng Department of Education o DepEd at ng iba't ibang local government unit na kansilado ang pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng habagat at ng nagdaang bagyong Karina. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo na aabot sa 33,000 police personnel ang kanilang idineploy sa iba't ibang paaralan sa bansa para siguruhin ang kaligtasan ng mga estudyante. Payag ni Colonel Fajardo na inatasan nila ang kanilang mga tauhan na magsagawa ng pagpapatrolya sa palibot ng mga paaralan at maglatag ng Police Assistance Desk upang asistihan ang mga mangangailangan ng agarang tulong. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa Impilang Maitodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad si WIZ Patrol Report. Uy, mamaya ho ng kaunti tayo, kung tayo po'y magiging blessed sa araw na ito, makakausap po natin ng BFAR. Magtanong tayo tungkol dun sa kung safe pa bang kumain ng isda. Ang dami yung kumakalat sa social media ngayon para malaman natin ang tamang balita. Ang mga tamang balita sa DWIZ, ha? Mamaya ng konti, tayo po'y makakatawag sa BFAR pagka sinuwerte po tayo, pagka hindi nagkaroon ng problema sa linya at hindi sila naging busy. Teka muna, mangungumusta muna ako sa mga kaastig sa Arena Plus. Kumusta mga kaastig? Gawin po natin mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Kasabay ng Paris Olympics 2024, tara, samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassadors na sina gymnast and Olympian Carlos Yulo. Oh, wala bang palakpak para kay Carlos Yulo? Ha, pasok na. At boxing champ Yumir Marshall. Isang bagsak para kay Carlos Yulo. Mangolekta po ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics payday. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba.
dahil dito sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus ay licensed ng Pagcor, of course. Sa mga casting listeners and followers out there, mga viewers na rin, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Okay na, 29 na minuto, makaralang alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kanina nabanggit ko ha, sa unang bahagi po ng Ronda Pilipinas, may mga kumakalat sa social media na hindi na daw pwedeng kumain ng isda galing sa Manila Bay. Okay? At saka sa mga malapit sa Manila Bay. Dahil daw yan sa oil spill na lumubog na dalawang tanker. Una, sa may Liway Bataan at saka Maribeles ba yun? Bataan? Tama, no? Oo. Okay, nasa linya po natin para mas malinaw. Nasa linya po natin ang spokesperson ng BFAR, si Mr. Nazario Briguera. Sir Nazario, magandang araw po. Yes, magandang araw po Sir Dennis at magandang araw din po sa lahat na nakikinig sa inyong programa ngayon. Okay, para mas malinaw po Sir Nazario, pwede pa ba kaming kumain ng isda lalong-lalo na dito sa Maynila? Go ahead po, Mr. Nazario. Sa ngayon, wala pa po tayong inirekomendang fishing ban dyan po sa lugar kung saan nangyari po yung oil spill. Patuloy po yung ginagawang monitoring ng ating mga ground personnel as of yesterday na nandoon po sila sa area. At yung mga mangisda natin doon ay nakakapagpangisda pa rin naman po malayo lamang doon sa pinangyarihan ng paglubog ng barko. At nakakuha po tayo ng samples ng mga isda as of yesterday. Base po doon sa sensory evaluation na ginawa po sa laboratorio, negatibo pa naman po sa traces ng oil spill or oil stick yung mga islang kinuha natin para po analasahin sa laboratorio. Opo. But just the same round the clock po ang pag-monitor ng BFAR tungkol po dito sa oil spill na nangyari nga po dyan sa Limay Bataan. Opo. So ngayon po, sa ngayon, wala pa hong ina-announce na kumbaga bawal na hindi na pwedeng mangisda. So tuloy-tuloy pa rin yung wala mga pong, kaibigan ganun, natin yes, opo, yes, na yes, mangisda. Wala pa pong abiso tungkol po dyan sa pagbabawal sa pangisda o fishing ban. Wala pa pong nirekomenda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama na ho dito yung mga shellfishes sa mga talaba, mga tahong, lalong-lalo na dito. Ang balita ho kasi, mas maganda talaga kayo magsalita. No? Umabot na daw dito sa may Cavite. Meron mo bang posibilidad na gano'n, Sir Nazario? Posible po yan, pero sa monitoring po natin, yung sinasabi pong Cavite, opo. Kay base po doon sa mga ginagawang scientific model, opo. Doon sa magiging current ng ng tubig, kung saan posibleng pagka nagkaroon ng malawakan, kung saan posible yung direksyon at anong agos na kung saan dadalhin yung oil spill, nakita po yung lugar ng Cavite. Pero sabi ko nga, sa ngayon, wala pa pong malawakang nangyayaring pagtagas or pagkalat ng oil spill. At ang Philippine Coast Guard, sa pagkakaalam natin po, ay ginagawa ang lahat ng makakaya nila para po talaga makuntin yung pagtagas ng oil spill galing dun po sa, ng oil, galing po dun sa lumubog na barko. Mm-mm. May kinalaman ho ba dito ang meron tayong mga pag-ulan na nangyayari po dito, lalong-lalo na sa NCR, Sir Mr. Nazario? Hangin, ulan. Yung epekto po ng ulan, opo, sa pagkalat opo. Ng oil spill. Opo. Siguro mas may direct connection yung movement po ng hangin. Kung saan patungo yung hangin kasi opo. Sumusunod po doon din yung agos. So may parang ano, no? yung current ng tubig. Oo. Yes, sir. Opo. So sa ngayon po, Mr. Nazario, mabagal pa ho yung pagkalat niyan as we speak now. Pero kapag ka naapektuhan yung current, yun na. Kumbaga, mabilis na yung pagkalat.
Ngayon po mabagal pa yung pagtagas kasi posibleng hindi pa talaga kumbaga may mga volts yan doon sa ilalim ng nung tanker. Posibleng hindi pa yon naapektuhan kaya nga po patuloy din yung ginagawang response mechanism ng Coast Guard para maagapan po yung ganon. Opo. So ano po ang ewan ko kung masasagot po ninyo may kinalaman yata dito parang Coast Guard na rin ano? Ano ho yung mga ginawa natin lalo na yung galing sa Mindoro yung Empress. Ano ho ang nilalagay natin? Boom para hindi masyadong kumalat yung langis, Sir Nazario? Sa pagkakaalam natin sa ngayon parang naglagay na po ng mga boom doon sa spill boom doon sa immediate areas para kung halimbawa ng malawakan ni pagtagas at least doon sa area makontain na kaagad siya. Yun po yung pagkakalam natin. But yung technicalities po nito, I think it's the Philippine Coast Guard who has the expertise and the authority to speak about it. Tama. Okay. Isa rin ho talaga na binanggit nyo ho kanina, Sir Nazario, na isa sa mga kausap po ninyo sa pagmamonitor ay yung mga mangingisda rin, no? Tama po. Nakipagtulungan na tayo sa kanila na maging mapagmadyag sila, magmanman, kung may mga napapansin na po silang dumadaong or lumulutang na yung oil slick galing din po doon sa oil spill. At saka alam nila yan, Mr. Nazario, no? Alam nila yung isda kapag apektado na ng oil spill, ano? Yes po. Ang ano po kasi natin ngayon, usually pag isda po, hindi sila ganun kaagad naapektuhan. Yung mga isda po, they can actually swim away from the affected area. Tama. Ang mas madaling maapektuhan po rito yung mga crustaceans, yung mga stationary sila, no? Tapos yung mga shellfish. Oo. So madali sila maapektuhan. Kaya ngayon po, nagpalabas na rin tayo ng abiso doon sa mga shellfish farmers na kung kinakailangan ngayon pa lang para maabatan natin yung losses sa kanilang mga produce, ay kung harvestable naman na yung mga shellfish, pwede na pong mag-early harvest. Pati po doon sa mga fish ponds din na posibleng maabot nung nung oil spill, nag-abiso na tayo rin ng early harvest. Mm-hmm. Tapos nag-abiso tayo na pasiguruhin nila yung mga pond gates nila na wag nang muna magpapapasok ng tubig para po kung sakaling may contamination nangyari na or may dinadala ng ang agos ng oil stick galing dun sa lumubog na barko ay hindi ito talaga tuluyan makaapekto doon sa kanilang mga alaga pong isda. So ilan lamang po ito sa mga ginagawa na natin ngayong pagpapakalat ng impormasyon para po sa ating mga fish farmers at mga mangisda para po, yun nga, mamitigate natin ang sitwasyon. At saka yung oil yata na pinag-uusapan natin, Sir Nazario, ito yung naunang lumubog na tanker. Wala dito sa pangalawa yata . Yes, napalitaan din natin yung nakakalungkot nga na nagsunod-sunod. Pero ang pinag-uusapan pa lang natin ngayon ay yung pong nangyari sa Limay, Bataan. Pero sa ngayon po, syempre, alertado na rin ang ating ground personnel para naman magbigay tugon din dun sa isa pang lumubog na barko na parang sa impormasyon na nakuha natin ay parang oil tanker din. Oh, kasi sabi yata nung wala naman daw oil do. Ewan ko kung paano pa mapapatunayan nun. Okay, alam ko po na tuloy-tuloy po yung coordination po ninyo sa Coast Guard at saka sa DNR. Sana magtuloy-tuloy na mapigilan yung oil na kumalat pa. Pero palagay mo, Sir Nazario, mapipigilan na ba ngayon sa monitoring po ninyo sa Coast Guard o baka kumalat pa? Yung po ang ipinapanalangan natin at yun po yung gusto nating mangyari na hindi ito maging kumbaga super disastrous, no? Tama, na talagang naging malawakan yung pagkalat. So sana po itong ginagawa ng Coast Guard ay magkaroon ng positibong resulta para ma-contain po talaga yung pagkalat mula po doon sa lumubog na barko. At tayo po ay naniniwala naman na sa expertise ng ating makasamahan sa Coast Guard na gagawin nila ang lahat para po talaga maiwasan yung tuluyang pagkalat at ma-siphon kaagad kung ano man yung nandun sa ilalim na ng lumubog na barko. Oo, isa, dalawa, sana hanggang dalawa na lang tayo, Sir Nazario. Oo nga po, kasi meron pa lang tayong kinaharap recently yung sa Mindoro tapos ito na naman ngayon. Oo nga, hindi pa yata tapos ang problema dun sa Mindoro.
kahit po papano, nakakabangon-bangon na rin po yung mga ano natin, yung mga area, area. Mr. Nazario Briguera, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Dennis. Mabuhay po kayo. Spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Mr. Nazario Briguera. Doon sa mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Aliw Channel 23, pakita nga natin yung pinapakita natin, courtesy of Greenpeace ito, no? Oo. Doon sa mga nanonood sa TV at nanonood sa social media, ayan, no? Yan ho yung, grabe. Woo! Pinapakita po sa TV ngayon, yung pagkalat ng oil spill. Ganyan pala itsura niya, ano? Nako, parang lawak. Sige. Tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Hay, nako, malungkot 'yan. Pero ito, masaya naman ito. Oy, sa mga tanang taga Negros Oriental diha, malipayon og amping mo sa pagsaulog sa inyuhang ano to, dive festival ba ito? Dive festival. Dive festival. Oh, mga festival mo parang ngayon, ano? Oh, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihaanda sa paparating ninyong mga celebration, siguradong mabubusog kayo ang mga bisita ninyo at inyong mga loved ones sa Comeya. Mapa-anniversary, birthday, o simple merienda man yan, tiyak mabubusog ang pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok, at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihon, ibig kong sabihin, Comeya 3Q Bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas! At ngayon, tanggap po tayo ng mga report! Pagsalang ni Education Secretary Angara sa CA para sa kanyang kumpirmasyon, nakaschedule na. Ha? Nakaschedule. Depende o nakadepende sa schedule ayon kay Senate President Escudero. Nakadepende. So palagi ko, hindi na mahihirapan yan si Secretary Angara sa CA. Ano? Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ati Sally, go! Nakadepende sa kahandaan at availability ni Education Secretary Sani Angara ang pag-schedule sa kanyang kumpirmasyon sa Commission on Appointments o CA. Ito niyag ni Senate President at CA Chairman Chiz Escudero makarang isumite na ng Malacanang sa CA ang appointment ni Secretary Angara para sa kumpirmasyon. Sa ngayon kasi nakatutok si Angara sa pagbubukas ng klase at sa mga eskwelahan na hindi nakapagbukas ng klase dahil sa naapektuhan ng malawakang pagbaha at iba ay ginawang evacuation center. Ayon kay Escudero, hindi niya alam kung ano ang maaaring itanong ng mga miyembro ng CA kay Angara kapag sinalang na ito sa confirmation hearing. Pero tiyakaan niya na bibigyan ito ng kaukulang courtesy ng CA bilang dating miyembro ng Kamara de Representantes at ng Senado. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakal sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oy! Makinig! Makinig sa mga kalalakihan! Bakit ba pagkaganyan ang pinag-uusapan lalaki ang kinukuha ng atensyon? Pwede rin naman babae ah. Ha? Oh, madalas na pang-cheat. Oh, tingnan mo 'yan. Ha? Lalaki lang ba talaga dapat ang kinakausap diya? Dapat lahat. Madalas na pangangaliwa o pang-cheat, senyales nga ba ng sakit sa pag-iisip? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Merong kasabihan na once a cheater, always a cheater. At ayon daw sa pag-aaral, maituturing daw na sakit sa pag-iisip ang cheating. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa SciPost na ang mga taong nag-cheat sa una nilang relationship ay 3 times more likely na ulitin ang panluloko sa jowa o next partner. Dagdag pa sa Journal of Sex and Marital Therapy na ang mga taong nag-cheat ay naghahanap ng mga kulang sa kanila gaya ng pagmamahal, mababang self-esteem, sexual desire at marami pang iba. Ayon naman sa website na choosingtherapy.com na merong compulsive cheating disorder, ang mga taong nakaranas ng trauma, addiction o ang pagiging narcissist o masyadong in love sa sarili o sabihin na nating selfish na tao. At ito naman ang mga senyales na cheater ang boyfriend o girlfriend mo.
denial, secretive o malihim na tao, walang pakialam sa nararamdaman mo, pakikipag-flirt sa ibang tao, at madalas na pagsira sa pangako, at marami pang iba. Kaya naman kung sa iyong kutob, cheater ang jowa mo, walk away! Mas magandang mahalin mo na lang ang sarili mo kesa magmahal ng manluloko. Bato-bato sa langit, ang tamaan, awit. Ronda Pilipinas! Ang hirap-hirap mag-cheat ngayon. Alam mo kung bakit? Ha? Kasi lahat may camera. Lahat ng tao sa buong mundo ngayon, lalo na sa Pilipinas, ang dami-daming camera. Kaya mahirap mag-cheat ngayon. Huwag na kayong mag-cheat. Oo, di ba? Oh, teka muna. Baka kayo tumitira na naman ng mga merienda dyan na hindi healthy, ha? Kapag kami ganyan kayo, dapat sabayan nyo yan ng supplement na natural. Ha? Yung supplement na natural at walang halong kemikal. Aba, subukan mo yung MX3 Capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US Clinical Trial at Nutrasource Analysis ng Canada. Proven ang MX3 Capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Bumili ka na at sumugod na sa mga leading drug stores nationwide o kayo bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras! Yun! Oras natin sa Pilipinas sa 11:00. O 11:00 ba? O tama, no? 11 minuto ba bago mag 11 ng morning. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report! Oh! Secretary Roque humabol sa Senate hearing ukol sa Pogo. Kararating lang ba nito? Alamin natin mula kay Patrol 19 Selly Ortega Bueno. Ate Selly, humabol! Ate Selly, go! Oo, bagamat nagpadala ito ng sulat sa Committee on Women na hindi daw makadadalo dahil 9:30 meron daw siyang dadaluhan na isang paglilitis sa isang kaso na kanyang hawak kung saan siya ay private prosecutor. Pero around 10:30 ay humabol dito nga sa pagdinig ng naturang committee may kaugnayan sa mga illegal pogohaba. At sa ngayon ay nandito nga siya at hinihintay namin na gagawin pagtatanong sa kanya ng mga senador. Una rito ay sinabi ni Senator Riz Ontiveros, ang chairman ng committee, na hindi pwede na magpakasasa ang mga POG, ang mga hindi daw pwede na yung mga nagpakasasa sa POG operation sa bansa ay basta na lang aalis. Kaya kahit may utos na ang Pangulo na ipagbawal na ang POGO, ay pinagpapatuloy pa rin nila ang pagdinig, lalo't may mga balita daw na naghahanda ng lumipat sa Cambodia yung mga POGO bosses na nandito sa ating bansa. At dahil no-show pa rin itong si Banban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa kabila ng pag-i-issue sa kanya ng warrant of arrest, kung at sa iba pa rin mga inisyuhan ng arrest warrant ay hindi pa rin nagpapakita, so narito ang mensahe sa kanila ni Senator Ontiveros. Tatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guo Huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. Tahasan mong sinuway ang subpoena at contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. I also ask our law enforcement agents, you have done a lot. But there is a lot that still needs to be done, and swiftly. From our sources, we know that Hong Jiangyang is now in China. Samantala, sumipot na itong si Dennis Cunanan na ang kinatawa naman ng mga ni-raid na Pogo na kung saan ito'y na-contempt na rin at na-issuehan ng warrant of arrest. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Samantala, para sa ating balitang pambalaka, San Carlos Yulo pasok na po sa final round ng tatlong gymnastics categories at ilang bagong team uses ha para sa pamarating na NBL season. Ipinakilala na Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy ang pag-arangkada ng 2024 Paris Olympics at gayon din patuloy na umaarangkada ang mga atletang Pilipino para makapag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Isa na dito si Carlos Yulo na pasok na sa final round ng tatlong gymnastics categories. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na makapag-uwi siya ng higit sa isang medalya. Qualified si Yulo sa finals ng men's all-around, vault at floor exercises. Sa kasalukuyang medal tally, nangunguna ang bansang Japan na nakapag-uwi na ng 4 na ginto, 2 silver at 1 bronze, habang ang Estados Unidos ng Amerika naman ang nangunguna sa dami ng naiuwing medalya na nasa 12. Samantala, muling nagpakilala ang National Basketball League o NBL ng mga bagong team news para sa paparating na season. Unang inanunsyo si Miss Universe Philippines second runner-up Maria Katrina Llegado para sa Taguig Generals. Si Miss Balanga Bataan 2024 Francis Panganiban at Ella Alexis Palencia naman ang muse para sa Valenzuela Workhorse. Abangan ang 2024 NBL season exclusively sa Aliyo Channel 23. Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama code of the day. Hindi masama ang umiwas sa mga taong alam mong nakikipagplastikan sa'yo dahil minsan mas mabuti pa ang mag-isa kesa may itinuturing kang kaibigan na traidor naman ang asal. Hindi ko na-explain yan. Ayos na yan. Naiintindihan nyo na yan. Ay, yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po ang susunod ng programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio with Miss Juvie de Guzman and Miss Juvie de Guzman. Maraming maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m.